Hi, this is Lady Saki at ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa health and beauty salons dito sa Dubai. Actually, I'm not an expert on the specifics ng works, pero sa facilities, nagkaroon po ako ng training or orientation about it at gusto ko pong i-share sa inyo. Baka lang makatulong, di ba? Pinakamaliit na salon na po pwede dito sa Dubai is 3 by 4 meters. Tapos yung height niya is nasa 2.3 meters. Pag sa corridor naman, ang pinaka-minimum is 1.5 meters from the wall. The minimum distance na kailangan galing sa reception hanggang sa first serving chair should be 2 meters. Yung distance from one serving chair to the other should be 1 meter apart. Kailangan meron din tayong pest control. So at least every 3 months, meron papupuntahin licensed pest control. Kailangan i-check lahat ng areas para iwas po tayo sa mga insects at kung ano-ano pang mga sakit, syempre. Pagdating naman po sa tools, at least merong 3 sets of tools yung bawat isang worker. That is to be able to have the time at saka sa paglilinis ng ibang tool sets niya habang ginagamit yung iba. For the fire safety, meron dalawang klaseng fire extinguisher dapat sa isang health and beauty salon. At least may isang powder for electrical, lang yun tayong carbon dioxide para sa mga common areas. Walls usually should be ceramic or acrylic. Kung sakali magkaroon man ng aksidente or what, may prevent po natin yung fire para tayo ay safe. All in light colors, hindi po pwede yung mga blue, dark blue, or purple. Should be all in light. And they should be water resistant and protected from molds. They are only allowed to use plastic curtains. Hindi po tayo pwedeng gumamit ng cloth curtains. Furniture naman, we are not allowed to use low quality type. So kailangan yung furnitures is of good kind of materials, walang cracks, hindi dapat dilapidated, and kailangan matibay po talaga. I'll talk about na kailangan sa isang health and beauty center. Kailangan muna ng valid trade license na makukuha sa Department of Economic Development dito sa Dubai. Kailangan ng inspection card na merong comments. And kailangan din po ng updated staff list. So that's the first 3. The last 3 should be the documentation or document of certificate of basic equipments and persons in charge. Meron ka dapat ganun. Equipment list. And number 5, provide necessary permits to carry out certain activities by the Department of Emirates. And number 6, provide approved furniture layout. Yun po yung 6 minimum requirements para sa health and beauty salon po dito. About the specifics on the basic types of devices used in beauty salon. Pag meron po tayong jacuzzi, at least we should have the water tested every 3 months at kailangan din po yung filter cleaning every week. For every 3 chairs naman po sa mga beauty salons, dapat may isang 1 UV machine and 1 heat machine. Kailangan din po ng mga disposable bedrolls, no plastic po, disposable po. Kailangan din po ng deep cleaning para sa mga facilities after operation at night. Or kahit sa hapon, pag wala na po mga customers, kailangan po ng mga deep cleaning. We have 3 types of sterilizers na ginagamit para sa hygiene. 1 is the UV sterilizer machine. Number 2 is the heat sterilizer. Those are for nails, machine tools. And number 3 is the antiseptic solution for the hair tools naman. For the tools and equipment, it should be the employee's responsibility cleaning and sterilizing. And they should also know that hygienic practices may result to certain types of diseases that are transmitted. As a result, cleaning 3 categories. Meron po tayong normal cleaning, meron po tayong chemical cleaning, meron din po tayong physical cleaning. Ano-ano po ba yung nasa normal cleaning? Of course, meron po yung sponge, soap, and water. Yun po yung number 1. Number 2 should be chemical. Chemical, we using disinfectant for 10 minutes. Gagamit po tayo ng blue gloves. And then, there are some procedures, SOPs, that is associated with that po. Sa physical naman, we put that into a heating machine. Usually, pagka sa mga towel, laundry area, sa heat machine, can be programmed from 30 minutes to 1 hour to 1.5 hour. Depende po sa requirement ng salon.
or ng health center. Employee specifics, sa mga uniforms at sa gloves dito sa Dubai, specific po yung black color para sa mga hair colorist. Blue color naman po sa mga cleaners at saka white or beige po sa other workers such as the engineers, the HRs, the managers, the admin, at categorizing sa mga equipment ng beauty salon that will be sterilized through the UV sterilizer, heat machine, and those that should be disposable. So UV sterilizer, andun po yung scissors, hairbrush, comb, razor, foot file, spatula for mani-pedi, and mani bowl. For the heat machine, andun po yung nail cutter, pusher, nipper, tweezer, foot file, and other same materials. A heat machine can sometimes be 160 degrees Celsius, 80 degrees Celsius, or pwede pa pong mas mataas ng 200 degrees Celsius. Disposable po, pwede po yung spatula, gloves, wax strip, dapat disposable po yun, wooden stick, disposable nail file pouch, bedroll face mask, buffer, razor, wax container, nail file buffer, and nail brush. Okay. Sa mga gustong magkaroon ng negosyo sa health and beauty salon, meron silang tatlong requirements. First is the medical test. Kailangan ng stool, urine exam, x-ray, at saka blood test. Next, kailangan din magkaroon ng DHA license. Yung mga workers or employees na gumagamit ng mga laser para sa health activities. Sa uniform, strict din po sila. Mask is mandatory. Sa mga shoes naman po, pagka nagtatrabaho sa mga salon dito, no open shoes po. And pag may problema po sila sa kalusugan, like for example, inuubo-ubo sila or meron silang like influenza or pneumonia, hindi po sila pwedeng pumasok for safety purposes. First aid kit, kailangan din po yun para sa buong team. Meron po yan dapat sa reception. And personal hygiene, importante po yan sa mga gustong magtrabaho sa salon. Yun lang, sana nagkaroon po kayo ng konting kaalaman. Thank you po.